14. So yan, what's up mga kabutser? Good morning. Ayan nga, kaka-out ko lang sa trabaho. Nandito po ako sa trabaho, sa parkingan. Inantay ko yung dalawang pasahero ko, dalawang carpool ko, sinantay ko. So yan nga, habang nagpapainit ako dito sa sasakyan, inantay ko sila. Ayan o, sobrang labig mga tol. 5,000 yung temperature. Negative 14. Yan, negative 14. Ah, 8:31. So yun mga tol, ganitong oras ako nag-out. Out na trabaho ko. 8:15 yung out namin. So 8:31 na ngayon. Inaantay ko yung dalawang carpool ko. Tagal. So ayun mga tol, mayroon lang akong sishare sa inyo ngayon. Pupunta tayong bangko ngayon. Magpapa-pre-approve tayo ng bahay kung magkano ang kayang ipautang ng bangko. So yun nga mga tol, balak ko bumili ng bahay. Sana malaki yung approve ng ipapautang ng bangko sa atin. Kasi yung mga bahay dito sa lugar namin dito sa Nipawa, yung mga price ng bahay dito is nasa 200,000 Canadian dollars na yung mga bintahan dito. Wala ka nang bihira ka na makakita ng may pinakamababa 180,000 dollars, pero bihira na yun kadalasan 200,000 dollars na, mahigit 200,000 pataas na. So merong mga mababa lang pero malayo. Yun! Nandito na yung mga guapings na pasahero ko. Mga warrior. Mga warrior. Ha? Mga sanitation task force. Why? Hey, hello. Putang ito sa likod. Kay murag dili gyud ka masulod kay ako mga kantawhana ka. Oh, shout out. Bay, shout out sa mga kilala mo dun sa taga Davao. Oy, si ano, si Bina Flor papunta na. Oy, congratulations. Nakita mo? Oo, nakita. Kailan kaya dating nila? Ayun, kita-kita shout tayo rito. Sa mga bagong parating. May kakilala siyang sa ano? Sa iLife. 'Yon. Meron siyang kakilala na parating na rito. Oo, kabats ko sa Digos. Kabats ko sa Digos. Sino? Sino? Buenaflor ang atlido. Buenaflor. Yun. Kung nanonood ka ngayon, kita-kits tayo dito. Soon. So, oh, yun ka. Entertain. Tara mga tol, alis na kami. Uwi na kami. Uwi na. Sino? May bahay na ano? For sale. Yun o, maliit lang. So, kukontakin natin yung ano na yan, realtors na yan, kung magkano yung bahay na yan. So, ayun mga tol, bali may tiningnan ako nung nakaraan na dalawang bahay dito lang sa lugar namin, dito sa Nipawa. Yung isa, 190,000 yung benta. Pinoy din ang may-ari. Tapos yung isa, 230, pero yung last price niya is 220. Hindi pa natin alam kung makukuha natin yun mga tol, kasi
depende kung magkano ang i-approve ng bangko. Magkano ang ipapautang ng bangko sa atin, mga tol. Medyo mahal na talaga dito. Meron marami sa ano, sa mga malayo, sa mga katabing town dito, gaya ng Gladstone saka Plumas, meron mga $100,000 lang. Ah, $100,000 lang. Merong mababa pa sa 100,000. Kaso nga lang malayo dito sa trabaho. So, depende to, mga tol, kung saan tayo dadalhin. Ipagdasal natin na kung ano mang makuha nating bahay. Sana makakuha kami dito sa dito lang sa malapit. Kung maaprubahan man tayo ng kung magkano ipapautang ng bangko kung kaya. Yung mga presyo dito sa Nipawa, dito nga sa lugar namin. So yun nga, meron nga palang mga parating na dito, di-deploy. Si na-post na sa page ng agency yung magsaysay. I-deploy na. Next week yata yung flight nila. So kilala nga ni Edwin yung isa doon. Si kabats doon niya sa Digos Slaughterhouse. Papagas muna ako, mga tol. Gas. $27.8 liters. So yan, yung $30 yung pinagas ko. So bali, 27.8 liters. Take 1.7 yung per liter dito ng gasolina. Yan, mga tol, may driver na ako, mga tol. Yan. Si may lisensya na siya, mga tol. Siya na yung driver namin. May driver na ako, mga tol. Yan, seryoso yan. So ayun, mga tol, dito na, nakabalik, nakauwi na kami. Galing kaming bangko. So yun nga, alam na namin kung magkano yung pwede pautang ng bangko sa amin. So hanap-hanap kami dito bahay dito sa lugar namin. Kaso yung mga bahay dito parang hindi namin afford, kasi mahal na yung mga bahay dito sa Nipawa, dito nga sa lugar namin. Kung makakabili man kami sa kayang ipauta sa amin sa bangko, hindi dito sa lugar na to, kundi sa ano, sa mga katabing town gaya ng Gladstone, Plumas at saka Minidosa, yon. Pero pag dito sa Nipawa, hindi pa, kasi bago pa lang kami, hindi pa ano yung history natin, mano. Hindi pa sabi nung advisor, Mortgage advisor, yung kausap namin,
Kailangan. Konti pa lang yung credit history. Credit history kasi wala pa kaming dalawang taon. So, kailangan. Mahalaga yung credit history. Ako wala pang isang taon. Tapos, siya, lalo na pa, wala pa siyang trabaho. Kung may trabaho man, siguro lalaki yung pwedeng ipautang ng bangko. So, pero, yun mga tol, pagdasal natin yan, sana di kahit dito makahanap tayo ng bahay na medyo mababa kung ipagkaloob ni Lord yan. Ipagdasal yan natin, ipagkaloob yan ni Lord. Makabili tayo ng bahay dito. So yun nga, plano namin bumili ng bahay. Ganap-hanap kami. Ano ko naman dito yan sa YouTube channel ko mga tol, yung paghahanap namin ng bahay. I-cover ko yan, ibablog ko yan. So sana mga tol, balang araw maka hindi naman kami nagmamadali. Pero ngayon, start na kami maghanap. So yun lang. So dito na lang tapusin yung video namin. Salamat sa pagsama dito sa aming vlog. So yun nga, kanina yung misis ko yung pinadrive ko. So yun, driver na yan mga tol. May driver na tayo. How's your drive experience? So ano naman mga tol, panay naman siya drive nito. So lagi ko kasing pinapractice para pag kasi kailangan nakapasa na kasi siya ng exam, written exam sa drive, sa driving license, pag-exam para kumuha ng driver license. So meron na siyang driver's license na 5A, kumbaga assisted. Pwede na siya mag-drive ng sasakyan, pero kailangan pa may mag-supervise sa kanya na full, katulad ko, full license. Just para magiging full siya mga tol, kailangan niya mag road test. So kaya ngayon nagpa-practice kami. Sinasanay ko siya mag drive para pag road test niya makapasa. Mahal pa naman yung bayad ng road test, $30. So yun lang mga tol. So bye-bye. Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. Bye-bye.